Hawak na ng BIR o ng Bureau of Internal Revenue ang pinirmahang waiver ni dating Chief Justice Corona para pabuksan ang kanyang bank accounts. Malaking tulong naman daw ito sa BIR na nag-iimbestiga ngayon kung nagbayad ba ng tamang buwis ang pamilya Corona. My report, si Rita Reyes. Nasa kamay na ng Bureau of Internal Revenue ang waiver ni dating Chief Justice Renato Corona na nagbibigay pahintulot na buksan ang kanyang bank accounts. Ayon sa BIR, malaki raw ang maitutulong ng waiver sa patuloy pa rin investigasyon kung tama nga ba ang binayarang buwis ng pamilya Corona. Hinihintay pa rin daw ng ahensya ang tugon ng pamilya hinggil dito matapos bigyan ng letter of authority notice ang dating Chief Justice. Ayon sa BIR, panahon na raw para pagtunan ng pansin ng pamilya Corona ang kanilang investigasyon. We understand that there was an impeachment proceeding. Syempre, the person is paying attention to his impeachment proceeding, so we were not very strict about those time period. But now that it has concluded, we expect that the people will already pay attention to the requirement of the Bureau of Internal Revenue. Bukod sa dating punong mahistrado, iniimbestigahan din ng BIR ang misis niyang si Christina, anak na si Carla at asawa nito. Kung may pagkukulang, magkano, tapos kung will it merit filing of any cases, we have to be able to conclude the case one way or the other. Are you nearing the conclusion or matagal? All of that are confidential information. Matatanda ang hinamon ni Corona ng ibang opisyal ng gobyerno na pumirma rin ng waiver. Kumasa naman ang ilang mambabatas. Ang pinakahuli, si Senador Gringo Onasan. I would rather be redundant and err on the side of prudence than sabihin ng taong bayan na naglagay sa akin dito sa Senado o may tinatago. Ayaw natin ng ganong perception. Si Senador Coco Pimentel naman maglalabas na rin daw ng waiver. Waiver ba? Actually, iniisip ko nga is, kaysa sa nagre-request pa tayo ng mga waiver, I will even go beyond that signing a waiver. I will eliminate that legal provision which requires us to ask for a waiver. Tanggalin na yan. As long as when you enter the government, automatic na yung entry mo sa government, waiver na. Pero ang ilang miyembro ng mababang kapulungan, hindi raw pipirma ng waiver. Ang mga bank account man is supposedly part of your asalan. Ganito rin ang pahayag ni House Speaker Sonny Belmonte. We have the parameters ready. We know how much are the assets that has been published. We know how much are the liabilities. We know how much are the net worth. In my case lang, I just think that it's pressuring them for me to... And I don't like to pressure. Gusto ko rin namang let them all agree that we will do it. Individual na desisyon daw ang pagpirma sa isang waiver. Gayunman, nagpulong na raw ang House leadership at iniutos ni House Speaker Sonny Belmonte na bumuo ng komite para pag-aralan ang guidelines sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga kongresista. Rita Reyes, GMA News.